Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Sa pagpasok po natin sa ikalabinlimang linggo ng karaniwang panahon or 15th Sunday in Ordinary Time, tayong lahat ay lalapit sa Panginoon upang hingin ang biyaya ng paglago sa kabanalan. Ang pagtawag sa ating lahat ay kabanalan at kailangan nating lumago sa panawagang iyan. At hihingi natin ang tulong ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio upang maging totoo sa atin ang biyayang iyan. Napakahalaga na tayo ay makatugon sa panawagang iyan. Napakahalaga na maging ganap sa atin ang nais na iyan ng Panginoon. Kaya nga, hindi lamang tayo bubuksan ng puso sa oras na ito, tayo rin ay hihingi ng tulong sa mga santo, sa mga banal, habang hinihingi din natin ang pamamagitan o tulong ng mahal na ina na nagpapakilala sa atin bilang Our Lady of Mount Carmel. Nakapistahan din po every July 16. Special prayer intention para po sa 13th death anniversary ng aking ina na pumanaw noong 2010. Samahan niyo po ako na ipagdasal ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa at lahat sa lahat po ng mga namayapa na. Ganon din po ating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng FB Live, lalo na po yung nasa Amerika, Canada, Europa, Espanya, Italia, mga deboto ni Santo Padre Pio sa Malaysia, Vietnam, Japan, Korea, Singapore, Indonesia, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ganon din po ating ipagdadasal kayong lahat na naririto, nakikilahok sa banal na pagdiriwang physically. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglapak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa, nagiging pandilid. Kaya may pagkait butil na pangasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga, umuunlad ng lupa't tumatabayaong lupa, patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo, hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad at ulan, lumambot yaong lupa. Kaya namang pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa at saan may magpuntay, masaganang masagana, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sanilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanilikha hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanlilikha ay palalayain sa pagkaalipin ito sa kabulukan at makakahati sa mga luhalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin sa hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang anang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinintay natin ang pag-aapon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tigsasandaan, may tiga-anim na po, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol lang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila,' sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig sa salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito,
ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bagamat hindi marapat, ang sabi ng desiderata, na ihambing ang ating sarili sa iba, kung minsan, aminin ninyo, napapatanong din tayo pag naikumpara natin ang ating sarili sa iba. Minsan naitanong natin, o nagawa nyo na ba naitanong ang ganito? Bakit pareho din lang naman kayo ng pagsisikap at abilidad nung kasabayin ninyo, pero bakit mas maunlad ang kanyang buhay kaysa sa inyo? Di ba nangyayari yan? Ano? Bakit halos pareho lang naman kayo ng pinagmulan, talastas nyo naman ang kanyang galing at kakayahan, at sa inyong tansya ay hindi naman kayo daig, pero mas matagumpay o mas maunlad at mas malago ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang paglago bilang tao ay bahagi ng ating pagkatao. At ang paglagong yan ay hindi nakabatay lamang sa physical. Talaga namang wala tayong magagawa kundi lumaki. Noho? Talaga namang naka-ordain na sa buhay natin na physically, talagang darating ang panahon na tayo'y lalago at wala tayong magagawa doon. Pero ang paglago natin bilang tao ay hindi masasabing ganap kung hindi rin tayo lalago sa ating puso, sa ating isip, sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa, lalo na sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang tawag po dyan ay holistic growth. At doon tayo lahat naka-destined. Walang sino man sa atin ang hindi lalago bilang tao. Pero bakit may mga tao talagang sobrang yabong ng buhay? May mga tao na ang tingin natin ay pinagpala. Kung ating tutunghayan, mga kapatid, ang mabuting balita, number one, pwede nating sabihin na ang dahilan ay hindi lamang sapagkat sila'y may binhi ng paglago na alam natin na yan ay galing sa Diyos. Napakaganda ng paalaala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kapag pinag-usapan ang paglago sa biyaya ng Diyos. Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, lahat tayo ay may tinanggap na biyaya mula sa Diyos. At ang pagpapayabong na ito ay nasa sa ating kamay.
nasa sa ating pananagutan, nasa kabukasan ng ating puso at isip kung ating tutunghayan ang sinasabi ng mabuting balita. Ang paglago pala, bukod sa biyaya ng Diyos, ay nakasalalay din sa ating pag-ako ng pananagutan para maging mayabong ang ating pagkatao. Ang paglago pala sa makatwid ay hindi lamang biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos, tunay po yan. Regalo ng Diyos, tunay po yan. Pero, nasa atin ding pag-aalaga, nasa atin ding pagsusumikap, nasa kabukasan ng ating puso at isip kung papaano tayo lalago sa ating pagkatao. And along that line, ang paglago po natin sa ating pagkatao ay hindi lamang nakasalalay sa paglago ng material na pangangailangan natin. Hindi lamang sa paglago sa ating pakikipagkapwa. Hindi maituturing na paglago at tamang pag-aalaga kung bukas lamang ang ating puso at isip sa pagpapayaman. Hindi lamang maituturing na paglago kung bukas lamang ang ating isip sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang tunay na paglago ay kasama ang paglago sa pakikipagrelasyon sa Diyos. At yan ang pagtawag sa ating lahat. Ang tawag sa isang salita ay kabanalan. Papaano tayo lalago sa kabanalan? Ang sabi ng mabuting balita, maging responsable tayong manggagawa, maging responsable tayong katiwala sa biyaya at punla ng kabanalang itinanim sa ating mga puso. Ano bang ibig sabihin ng pagiging responsable sa konteksto ng ating mabuting balita? Maging bukas, mga kapatid, ang ating puso at isip sa mga bagay na makadiyos. Noong tayo'y binyagan, naipunla na sa atin ang biyaya ng kabanalan. Regalo sa atin yan ng Diyos. Paano ito nagbunga sa ating mga buhay? Paano natin pinayaman at iningatan at pinalago ito bilang mga binyagan? Paano ito lumago at yumaman bilang pinagkatiwalaan ng Diyos ng punlang yan? Nito pong mga huling araw, di ba nung 2020, nagkaroon ng pandemya at alam ko marami sa inyo na napahilig sa pag-aalaga ng halaman. Isa po din ako doon. Ano ho? Kasi iba ang energy na ibinibigay ng halaman. At ako po ay naging, ano rin, natuturing magtanim. Ang collection ko po ay philodendron. Ano ho? At hindi ko namamalayan, sa araw-araw na pag-aalaga, nagsilago na itong mga halaman na ito. Pero hindi lamang sila lumalago sapagkat sila ay nakatanim sa lupa. Malaking bagay din po ang pag-aalaga. Kailangan pala, kung hindi man araw-araw sila ay didiligan, dapat at least once a week sila ay dinidiligan. At hindi lamang yon, para lumago ang kanilang dahon
at mabilis na lumago, kailangan din ng abono. Mga kapatid, maihalin tulad po natin sa ganyang sistema ang pag-aalaga din sa kabanalan. Kung gusto nating lumago ang ating pagkatao, kung gusto nating lumago ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pagtawag sa atin sa kabanalan, kailangan din nating alagaan. Bukod sa kailangan nating maging bukas ang puso at isip sa mga bagay na maka-Diyos, diligan natin ang ating buhay ng pananalangin. Kailan kayo huling nanalangin sa Diyos? Sasabihin ng iba, Father, kagabi. At maraming salamat diyan. Ipagpasalamat sa Diyos ang biyayang yan sapagkat hindi lahat ay nagiging bukas ang puso at isip sa pagdarasal. May mga kapatid tayong binyagang ang tingin sa pagdarasal ay pagsasayang ng oras. May mga kapatid tayo na binyagan na mas inuuna pa ang pagkita ng pera at mas inuuna pa ang pakikipag-chismisan kaysa sa magdasal. Kaya hilingin natin ang biyaya ng pananalangin. Bukod sa pananalangin, turuan natin ang ating sarili at hilingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo ay matutong magnilay araw-araw. Sabi ng isang philosopher, an unexamined life is not worth living. Kapag ka daw hindi tayo nagninilay at ini-examine ang buhay, ang nangyari sa ating buhay, walang kabuluhan ng ating buhay, hindi meaningful and significant ang ating buhay. Kasi nga, nabubuhay lang tayo na parang dahon kung saan malakas ang hangin, doon tayo dinadala. At ikatlo, para tayo ay mas higit na lumago sa kabanalan bukod sa kabukasan ng ating isip, maging responsable tayong katiwala ng biyaya ng kabanalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos bilang onong tayo ay binyagan. Yan ang ibig sabihin ng pagiging matabang lupa. Sa susunod, mga kapatid, na kayo ay tumingin sa inyong kapwa at ihambing ang inyong sarili. Sana, huwag na ninyong maisip na kayo ay kulang sa biyaya. Sana, mas higit ninyong makita na kailangan ninyo ang kabukasan ng isip at puso para lumago sa pagkatao. Sa halip na maingit, sa halip na mawala ng loob, sa halip na maliitin ang inyong kakayahan, nawa sa pagtingin ninyo sa narating ng inyong kapwa, makita ninyo na kayo din ay pinagpala. At makita din ninyo na meron pa kayong tsansa para lumago sa inyong pagkatao, lalo na sa kabanalan, kung bubuksan ang inyong puso at isip sa mga bagay na maka-Diyos na siyang inaasahan sa atin ng ating Panginoon ngayong pumapasok tayo sa 15th linggo sa karaniwang panahon. Sa susunod, natumingin tayo sa kakayahan at narating ng ating kapwa, naway kaya na rin nating sabihin, lumago na rin tayo, hindi lamang sa ating pagkatao, hindi lamang sa mga pangarap natin sa buhay,
kundi lumago na rin tayo sa kabanalan dahil mas naging bukas ang ating puso, mas naging bukas ang ating isip, mas naging mahusay tayong katiwala sa biyaya o sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinararoonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguling ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasisigla ng pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, tumugon tayo ng buong pasasalamat at kapangakuang isabuhay ang turo ng Panginoon. Maging tugon natin, pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob ng salitang inihabilin, sa simbahan bilang kanyang bukal ng inspirasyon at sanggunian sa pag-akay sa mga tao tungo sa katotohanan, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob ng salitang pinaabot sa atin, sa pamamagitan ng Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at lahat nating gabay na espiritual, sa tulong ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbubuklod at nagpapatibay sa ating mga pamayanan, bilang mga buhay na sangkap ng lipunan at pantulong sa pangangaral, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagpapanumbalik ng pagkakasundo ng mga bansa, pangkat at mag-anak at ikipanapayapa ng ating mga puso sa katapusan ng bawat araw, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nakaaliw sa mga nag-aagaw buhay, sa pamamagitan ng pangako ng buhay na walang hanggan, para sa pinakasimple man nilang pagkakawang gawa, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Para sa kaloob na salitang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na maging saksi ni Kristo, manalangin tayo. Pinupuri't pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin pinasasalamatan sa pakikipag-usap mo sa amin sa banal na kasulatan at sa buhay na tradisyon ng simbahan. Tulutun mong lagi naming maunawaan ang tama ang iyong mensahe at agad namin itong tupdin. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Kapuri-puri ka Diyos sa malumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at buhon ng aming paggawa, ang alak na ito para may inuminig bibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin.
Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga hagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiyo po para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagdanais ng pambansang dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion, tayo po ay may iniimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasiyam ng umaga kapag Linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo,
Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikaapat, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. At mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita rito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Klego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa loob ng osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng mating simbahan. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin na isinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad o ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ikawalo, sa darating na Huwebes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ang mga bumubuo ng mga dambana at basilika sa Arsidiosisis ng Lipa. Kaugnay nito ay sa ikapito ng umaga at ikalima lamang ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan ay araw ng papagpagbaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na ipinagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama namin, sumasa sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.